resolution na yon ng May 10, 2016 for Maritime Secretary Luis Reyes ay yun ang nag-imbis siya naman ng provincial government of Negros Occidental to Governor Marañon na maghain sila ng MR, motion for reconsideration. Yun po yung nakahain ngayon sa central office. At yun po ang inabutan ni Kapay dito sa pagkakalimitan ngayon na kailangan isisunan, maglabas ng resolusyon Kapay ng sige, so pending ngayon yun at yun ay ating mabilis ang inaarap ngayon yung kanilang MR. Delaying, we are now number 4 dairy producer in the whole country. Oh. We are discussing the dairy to be different reviews. Dapat kami anak din ng panlalawigang pamahalaan. Okay. But why choose? Pwedeng may ibang lugar ang provincial government. Laanan o lagayan itong proyekto. Ito sa Visayas, itong Eastern Negros, hindi lang to sa aking pananaw, hindi lang siya sugar bowl, hindi lang sa social bongkeno, but the bastion of landlordism. No? Ibig po sabihin yan, andi dito pa ang mga malalaking hasyenda at landholdings. No? Malaking challenge po yan sa DAR ngayon. Kung si President Rodrigo Duterte, pinahawakan niya yung tapang at malasakit, yun po ang pinahawakan din ng DAR Secretary. Tapang at malasakit, para kanino? Para sa mga magsasaka, mag-uuma, mangunguma, mga manggagawang bukid. Kung sabihin mang si President Duterte ay alaban ng mga drug lords, maaari po ituring si Kapaeng na kalaban ng mga big landlords. No?